Hello and good day po. Ituturo ko po sa video na ito ay prime factorization using continuous division. Mamaya naman ay yung factor 3 method para sa factorization of number. So meron po ako mga nilagay dyan ng mga note. Tandaan na lang po yan. Since na 8 po ang given number, yan po ay divisible by 2. Tandaan basta po walang remainder, divide lang po sa lowest prime number ang given number. Pagkatapos, yung sagot naman, i-express ito sa exponential form. Katulad nito na nakikita nyo, 2 cubed. So, ganyan lang po. Kasimple, kahit na matataas na number, ang procedure para po sa continuous division ng prime factorization of a number. Sa susunod naman, papakita ko naman ngayon yung factor 3 method. O, maaari kasi may iisip mo yung number na yon para makuha mo yung product na 36 katulad nito. Pero habang yan ay nagtutuloy-tuloy din naman, makikita mo sa bandang dulo parehas din ang magiging sagot mo. Pagkatapos, i-express mo ulit yung sagot mo sa pamamagitan ng exponential form. So, yung mga nasa dulo lang naman ang kukunin mo. At hindi naman kailangan ulitin ng ulitin, mas magiging simple yan kapag ka gumagamit ng exponential form. Ulit-ulitin mo lang panoorin ang video na ito para nang sa ganon ay makuha mo at maging bihasa ka rin sa pagguha ng prime factorization of a number. Kapag naman habang pinapanood mo to, maaari ka rin makapag-develop ng sarili mong technique at makukuha mo rin yung same answer sa pamamagitan ng mga makuha mo na pang sariling technique. So, pwede yon hanggat maaari ay maging tama rin kahit na iba ang technique na gagamitin mo. Susunod, ipapakita ko naman sa iyo yung dalawang method. Factor 3 method at saka continuous division sa pagkuha ng prime factorization of a number. So, mas makikita mo rito isa-isa ang paraan para makakuha ng prime factorization of a number. Itong 36, dinivide ko sa bandang kanan. Sa bandang kaliwa naman ay factor 3 method ang ginamit ko. Pero syempre, kung ano naman ang re-required ng teacher or ng learning task or ng quiz o ng activity, yun pa rin ang gagamitin mo. Kung required ay factor 3, yun ang gamitin mo. Kung required naman ay continuous division, yun ang gamitin mo. Pero kung hindi naman nire-required, basta lang makuha ang prime factorization of a number, kung alin ang mas simple sa'yo, maaari mo yung gamitin. Basta ang magiging outcome ay magiging tama. So maging maingat din sa pagsulat ng mga bilang na sagot para nang sa ganon hindi magkakamali. Minsan kasi tama yung mga paraan pero yung pagkakasulat ay nagkamali pa. So nakakapanghinayang. Ganyan lang rin ang paraan. Sana kahit papaano ay nagabayan ko kayo at natulungan kayo ng video na ito. Huwag nyo kakalimutan na i-click, like, share, and subscribe ang video na ito. Maraming salamat sa pag-tune in ninyo. Sana po ay may natutunan kayo sa panonood ng video na ito. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Sir Dumanay sa nagsasabing happy learning. Good day and God bless.